This is diabetic blood. Kaibigan, isa ka bang diabetes na naghahanap ng alternatibong pamamaraan para bumaba ang iyong blood sugar? Kung isa ka sa diabetes na yan, susubukan nating gumawa ng homemade serpentina capsule, no? So nandito na tayo ngayon sa harap ng aking garden. Ayan, mayroon tayong serpentina, no? So ang tama kasi maganda ang sikat ng araw, ibibilad lang natin at mamayang hapon ay ipopulverize na natin gamit ang grinding machine, okay? So nandito mag-harvest tayo. So guys, ito na ngayon yung ating serpentina leaves, no? So idadry natin ito gamit ang araw, tapos igagrind natin, tapos ilalagay natin sa capsule. Tara! Ayan, so ito na yung ating serpentina leaf na binilad natin sa araw for 8 hours, no, direct sunlight. Tapos gagamit tayo ng panggiling, no, ito. Ayan, so gagamitin natin. And then gagamitin tayo ng vegetable capsule, yan, no. Vegetable capsule number 0, ayan. So approximately 500 milligram ang kaya niyang ipasok, no. So ilalaman, okay. So, magigiling muna tayo. Ito yung ating ilalagay na ayan, homemade lang ito. Ako lang din ang gagamit, no? Ayan. Guys, ito na. Ito na yung ating giling. Yan. Pinong-pino, no? Umuusok pa. Yan. Okay. Ito yung ating powder. Powder na serpentina. So, gagamit tayo ng empty vegetable capsule. Ayan. So, dahil mag-testing lang naman tayo, ito yan, no? Tatanggalin natin yung takip. Tapos ididikdik lang natin. Pag ganun, ipupush lang natin yan. Yan, no? Mapupuno na yan. Ayan, punong-puno na yan, no? Itatakip din natin yan, okay? So, kukuha tayo ng sample lang naman ang gagawin natin. Yan. Okay. So yan guys, no? So susubukan natin ngayon uminom ng dalawang capsule. Yan, no? Dalawang capsule. Pero bago yan, magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Para malaman natin kung ilan ang aking blood sugar ngayon. Ayan. Ayan. So
So kukunin ko ang aking blood sugar ngayon. So tingnan nyo kung ilan ang blood sugar ko. Ayan. So yun ang blood sugar ko ngayon, 105 mg per deciliter. So iinom ako ng dalawa ha. Dalawang homemade Serpentina capsule, no? Titingnan natin kung magbaba ang aking blood sugar within 30 minutes, okay? So ayan guys, natapos kong inumin ang aking homemade Serpentina capsule. Eksaktong 10:35 ng umaga, no? So mamayang 11:05 ay titestin ko ang aking blood sugar kung ilan ang ibababa. Okay? So sa ngayon, doon sa mga naghahanap ng alternatibong paraan, malalaman natin ngayon kung malaking tulong ba talaga, no, ang Serpentina homemade capsule, no, na ginawa natin. Kasi hindi lang ito para sa diabetes. Nakakapagpababa din ito ng high blood pressure, yung mga cholesterol, yan, no? So marami pang ibang sakit ang natutulungan ng Serpentina plant, no? So sa sakit ng ulo, ayan, no? So hindi lang ang diabetes. Ayan, so mamaya malalaman natin guys na maraming mga alternatibong paraan, no, ang pwede nating magawa para lang malunasan natin or mapababa natin ang ating blood sugar. Isa na dyan guys yung pag-iwas talaga, no, sa pagkain ng complex carbohydrates. Gawin nating habit yung no rice policy, no, sa buhay natin bilang isang diabetes. Dahil guys, kung wala kang kakaining rice, marami namang source ng pagkukuhanan mo ng inyong energy, no? Hindi lang ang rice. Ang totoo nga niyan, hindi naman basic essential or hindi naman essential nutrients ang carbohydrates, no? Kahit sa ang libro ka maghanap, wala po kayong makikitang essential nutrients na carbohydrates, no? So ang essential nutrients lang talaga, yung macronutrients ay yung proteins and fats, no? So yun po, doon tayo kukuha, no? Yung ibang tulad ng gulay, mayroon din yung carbohydrates, no? Yun yung gagamitin ng ating parte ng katawan, organ ng katawan na gumagalaw para magamit as energy ng mga cells, no? So tulad ng puso, ng ating utak, ng ating kidney, ng ating baga, yan, no? Gumagalaw yan, mga muscles natin, so kailangan ng konting carbohydrates. So hindi naman totally talaga na walang carbohydrates, no? I-limit natin, no, yung ating intake ng carbohydrates up to 100 grams ng carbohydrates sa buong maghapon na. Pinakamarami na po yan, no? Kunyari, ang isang cup na rice is 45 grams na carbohydrates yan. So, ibig sabihin, isang cup ng rice, hatiin mo na yan sa tatlo, maghapon mo. Tapos, siyempre, kakain ka pa ng saging, kakain ka pa ng kunting prutas, kakain ka pa ng iba pang source ng carbohydrates. So, pag pinagsama-sama mo, dapat ay hanggang 100 grams lang ng carbohydrates intake sa loob ng isang araw. So, dyan guys, mapapababa natin ang ating blood sugar, no? Alam natin guys na napakahirap itong sakit natin. Tayo lang nakakaintindi, no? Doon sa mga nawawala ng pag-asa, malaki talaga ang tulong ng disiplina, no? Iwasan nyo talaga yung mga bawal, no? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Panoorin nyo lang po ang lahat na aking i-upload na video, no? Matutulungan kayo, no, sa inyong dinadalang karamdaman ngayon, no, sa pakikinig lang at pagsunod sa mga sinasuggest natin na mga pagkain, no, o ating binibidyo ng mga pagkain na nakapagpataas ng ating blood sugar. Iwasan na po yan, no? So ang kinukuha lang po natin ay glycemic load. Hindi po tayo kumukuha ng random blood sugar at hindi po tayo kumukuha ng tinatawag na HbA1c, no, na blood sugar, no. So malalaman po na talagang ikaw ay diabetes kapag ka nagpa check up ka na, no, at lumalabas sa inyong result na ikaw ay lampas na ng
126 milligram per deciliter. Okay? So, doon din sa mga naghahanap ng alternatibong paraan, maliban sa homemade na pagkakagawa ng serpentina, ay sinasuggest ko rin sa inyo, no? Yung ginagamit kong supplement tulad ng Ganoderma King at saka Spirulina, no? Ito na po ang aking ginagamit na supplement kasabay ng matinding disiplina ko sa pag-iwas sa pagkain ng rice. Ayan, no? Text lang po kayo. Ilalagay ko ang aking number dyan para makontakt nyo. Okay? So, hihintayin natin maabot ng 30 minutes bago tayo magsukat ng aking blood sugar. Ayan guys, so 30 minutes na, no? After tayo uminom ng homemade serpentina capsule. Ayan. So, hindi natin naramdaman yung pait nung pagkainom natin, no? Kasi naka-capsulize na siya, guys. Okay? So, nandito na tayo ngayon. Malalaman natin ngayon, excited na ako malaman kung ilan talaga ang decrease, no? 105 ang sugar ko kanina. Bago ako minom ng serpentina capsule, no? Homemade, no? So, ito ngayon. Ayan guys, so tingnan natin ngayon guys kung ilan. Nakikita nyo ba dyan? Okay. So 105 kanina guys, ilan ngayon? 91. In 30 minutes, 91. So 14 milligram per deciliter. So hintayin pa natin guys sa loob ng isang oras. So mamaya-maya, tsagaan natin, hintayin. At exact 11:35, magsusukat ulit ako ng aking blood sugar para makuha natin yung ibababa ng ating homemade serpentina capsule within 1 hour, no? Para guys, maintindihan nyo na nasa paligid lang pala, no? Yung mga posibleng makatulong sa ating karamdaman, no? Bilang diabetes, no? So ayan, 14 milligram per deciliter in 30 minutes. Okay, so hintayin natin. After 1 hour, susukat ulit tayo ng ating blood sugar. Kunin natin yung 1 hour after tayo uminom ng homemade serpentina capsule. Ayan. So, kanina ay 105. Bago ako minom, 30 minutes after nag-inom, naging 91. Ngayon ay, titingnan natin kung ilan. Ayan guys, tingnan natin kung ilan ang ibababa. Okay. So, yan. So, 81. Guys. From 105 to 81. So, 24 milligram per deciliter ang binaba ng aking blood sugar within 1 hour, no? After nating uminom ng homemade serpentina capsule. Ayan guys, nasa inyo na kung gagawa kayo or doon na kayo sa tea na mapait. Dito sa capsule, wala nang kapait-pait. Tayo na kapsulize na. Okay? So, thank you for watching.